Ang oras, 4 minutes, makalipas po ang 2 p.m. Sa asinsadong syudad, marami ang mga oportunidad. Tila nagmamadali ang lahat. Nais na makamit ang pag-unlad. Buhay Metro! Tatalakay sa napapanahong issue, usaping pangtahanan, latest fashions, at mga tips mula sa mga eksperto. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez, Buhay Metro! If you can control your behavior when everything around you is out of control, you can model for your children a valuable lesson in patience and understanding and snap an opportunity to shape up character. Sino nagsabi niyan? Hindi po ako. Pero I agree. Si Miss Jane Clayson Johnson. Ayan. Ako, sana narinig ng maraming parents or kahit nga hindi parents, di ba? Ng maraming individuals. Sana nagets niyo po, ha? Talagang ano yan. Totoo talaga yan. Kasi especially us, yung mga adults talagang, di ba, ginagawa tayong modelo ng mga kabataan, especially tayong mga parents, ginagawang modelo na ating mga anak, ano yung nakikita nila sa atin. Anyway, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang maghahatid po sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon, Buhay Metro. Ako po si Aida Gonzalez, dati po nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan nyo sa lupa. Pero ngayon po ay ginagabayan na kayo kasama ang buong team ng Buhay Metro sa mga dadaanan po nating pare-pareho patungo sa langit. Kaya tara, let's bagets, tara na po mga seniors, lahat ng generation, sabay-sabay po tayong maglakbay. I-enjoy po natin ang paglalakbay na yan. Paano ma-enjoy ang paglalakbay na yan? Ipamaneho po natin kay Jesus ang ating pang-araw-araw na buhay. Siya po ang gawin nating piloto, maging pasahero na lamang po tayo. At kung yan po ating makakagawian, ako, wala pong duda. Alam nyo ba, 100% isa pong buhay na kaaya-aya, mapayapa, at hindi po natin mai-imagine sa ganda na destinasyon ang ating mararating kahit na andyan pa rin ang COVID-19, kahit meron pa rin pong kaguluhan na nagaganap dyan sa Europa, at kahit ano pa po ang ating kasalukuyang sitwasyon sa ngayon. Ng Martes, Buhay Metro, Pamilya pa rin edition tayo. Siyempre, ang ating regular teammates kapag araw ng Tuesday, Pamilya Mia sa pangunguna ni Pastora Jenny Mia. At masaya tayo dahil finally, magkikita na naman ulit kami via Zoom. Di ba, Pastora? Oo, namiss kita. Namiss ko yung ating pagkikita via Zoom, eh. Di ba, for the past, ano ba to, 2 Tuesdays, hindi tayo, at 3 na yata, nagkikita. Ayan. So, welcome po. Welcome back sa Metro Manila, sa Antipolo. Di ba, galing ka ng Tacloban. Kamusta ka po, Pastora? Oo, mabuti. Magandang hapon sa bawat isa. Siyempre, sa iyo, Aida, at sa lahat ng staff ng DWIZ, at sa sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay naman ako, okay na okay. At talagang nakita ko yung mga pangailangan ng ating mga kababayan doon sa Samar at sa iba pang mga kabayanan doon. Ano? Medyo, sabi ko nga, medyo backward ng konti. Pero pagpray natin na yung mamuno doon sa lugar na yon sa Western Samar ay makita niyang pangailangan ng mga tao doon. So yun ang prayer natin, ano, doon sa lugar na yon, kasi medyo na-burden lang ako sa mga tao na nandoon, kasi lalo na ang kanilang source of living medyo mabagal din ang pag-usad ng lugar na yon. Kaya ating ipanalangin na ang maupo doon ay magkaroon ng burden sa mga kababayan natin. Uy, kanina ang ganda nung singer mo, ha? At meron akong gustong verse na i-share sa inyo tungkol doon. Yung makikita to sa 1 Timothy mm-hmm. chapter 2. Mm-hmm. At ito ay tungkol ito sa mga kababaihan.
Kasi sabi nga, ang mga babae kasi ang unang-unang nagkasala, alam mo ba yun? Kasi nga, siya ang unang na-tempt ang babae, no? So napakahalaga, oo. Napakahalaga na ating makita kung ano talaga yung dapat na maging kaugalian ng mga babae. Kasi babae yung binanggit mo kanina, di ba? Apo, apo. Tama yes, ba? Apo, apo. Nawala yung aking... Yung writer po, apo, apo. Mm-hmm. Yeah. Doon sa 1 Timothy, mm-hmm. chapter... gusto ko kasing i-share sa inyo to tungkol sa mga kababayan. Ayan. Mm-hmm. Chapter 2, verse 15. Mm-hmm. Yet a woman shall live in restored. No? Marirestore lang daw ang mga babae doon sa tukso na unang natukso ang babae. Live in restored dignity, yung dignity natin, no? By means of her children. Aida, by means of our children pala. Mm-hmm. Paano? Receiving the blessing that comes from raising them as consecrated children. So we will receive the blessing if we raise our children that they will be consecrated to God. Ano pa? Nurtured in faith and love and walking in wisdom. Mm-hmm. So yun pala ang priority natin, lalo na ang ating mga anak. Doon natin matatanggap yung blessing sa ating mga anak by raising them. To have a consecrated life before God, nurtured in faith and love, at walking in wisdom. So yun pala yung dapat na gawin natin. Huwag agad career, no? Kaya pagka mag-aasawa ka, gusto magkaanak, see to it na talagang you are willing to sacrifice your career para sa mga anak mo. Kasi it's either you will raise a master or a monster. Kaya yung kanina siner mo, tayo mga kababayan sa ating nakatingin talaga ang ating mga anak. Kasi tayo laging nakikita nila, no? Yes. Sa, nakikita sa nila sa bahay. So, kung ano yung ating attitude, ay yun din ang attitude ng ating mga anak. Kasi ginagaya lang naman tayo eh. Tayo ang pinanunundan lang naman ng mga bata. Kasi nang ilabas natin sila, wala pa naman silang alam kung ano ang dapat nila maging ugali. So, yes. Tayo yung naging example nila. Kaya wag nating isisisi sa ibang tao. Kasi nga tayo yung lagi nilang nakikita. Lalo na mga babae na nagbubuntis o pregnant, no? Alam nila emotion ng nanay nila. Kaya pagkabuntis ka, happy ka lang. Pag kahit may mga problema, may mga pagsubok, happy ka lang. Para iyon ang makuha ng mga anak natin. So napakalaking bagay talaga ang mga babae. At alam mo ba, Aida, 80% ng ating katalinuhan ay kuha ng mga anak natin. Oh, sa babae. Talaga. So dapat ba tigilan ng mga kalalakihan na magsasabi, buti na lang matalino ang tatay, ganun. Di ba ganun, pag matalino yung mga bata or smart, ganyan. Buti na lang smart ang tatay, ganyan. Eh naman pala, based sa study, kung ano yung pagkataon, yung character ng mga bata, yung dalili nila specifically, 80% ay galing sa nanay. Yes. Oh, mm-hmm. Okay. At paglabas din nila, ang una nilang ginagaya talaga, dahil laging tayong kasama nila, tayo mga nanay. Kaya, huwag mong sasabihin sa mga anak mo, kanino ka ba nagmana? Eh, ikaw ang nagpapalaki niyan. Unusual, correct. Ay, naku, mukhang bibigyan ng mga nanay pagka medyo nasusutil-sutil yung mga anak. Ayun, kung anong garang, manang-mana ka sa tatay mo. Gumamisang ginagano. Oo. Kaya nga, napakalaki talaga ng role ng isang ina. No. Ng babae, no, sa bahay, napakalaki ng role talaga. Ano yan, saktong-sakto, pastora, ha? Hindi naman natin pinag-usapan yan. Pero ngayon kasi, di ba, pag March, Women's Month. Ah, yeah, Women's Month nga pala yes, ngayon. Women's Month, importante. Opo. Although yung talagang International Women's Day, yung March 8, pero nakadeclare din internationally din, yung buwan ng Marso bilang buwan ng mga kababaihan. Yes, oo. At saka ano, naalala ko nung nawala si pastor, so more than a year na talagang
nagme-message sa akin ng mga anak ko. Sabi niya sa akin, "Ma, thank you for being strong." Lagi yung sinasabi ng mga anak niya sa akin. Kasi parang biglaan, parang ano na tayo, saan tayo magsisimula? Pero dahil nga yung strength natin galing sa Diyos, laging nagme-message sa akin mga anak ko na ganun. Sabi niya, "Thank you for being strong for us." Sabi ng mga anak ko, parang talaga no time to grieve kasi nakatingin sa akin ang aking mga anak, yes, yes, para yes, maging strong sila, no? Apo. And modesty aside, ayoko naman na, sabi nga ni Apostle Pablo, huwag ko yung magmamalaki para sa sarili ko, yung napakahangal ko, no? I'm foolish, sabi ni Apostle Pablo. Kaya nakita ko naman kung paano ang mga bata ay, mga anak ko ay lumaki ng may pagkatakos sa Diyos at alam mo namang Aida, halos lahat sila preacher, ano? Yes, yes, apo, apo. Yes, at talagang puro taong pinalaki, simbahan din, apo. Pinalaki namin talaga sila, kami mag-asawa, na ganun ang mga bata. At hindi ako nagsisisi dahil for several years na talagang inisang tabi ko lang yung karir ko at nag-concentrate ako sa aking mga anak. Alam ng mga anak ko yan. But ngayon, nag-harvest na lang ako para dun sa mga anak ko. At kahit na nangyari sa amin to, yung talagang tragedy sa buhay namin, naging strong din sila at hindi naapektuhan ng pag-aaral nila. In fact, sila na ay mga Dean's Lister. Kaya praise God for that. Yes. Sa Diyos ang papuri talaga. Opo, opo. Galing, galing. Sige, Pastora, binabanggit mo na, yun nga, syempre lahat ng yan ay, yun nga, sabi mo, hindi mo, kumbaga, hindi mo makakayanan kung wala naman si Lord sa buhay ninyo. Yes, opo. Sige po, tuloy mo na po para sa ating opening prayer sa ating episode ngayong hapon na ito. Go ahead po. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa iyong mga anak. Opo, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw yung Diyos na talagang nagbibigay sa amin ng matinding biyaya mo at pag-ibig mo kung bakit kami nakaka-survive, nakaka-tribe, Panginoon, sa aming buhay. Sa COVID, sa mga gera, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin, Panginoon. Basta ang bilhin mo lang sa amin, Panginoon, huwag kami magkaroon ng anxiety or worry, Panginoon, kundi ikaw, Panginoon, ang unahin namin sa aming buhay. At idaragdag mo lahat ng bagay na kailangan namin. Lord, dalangin ko po sa mga nakikinig at nanonood sa amin, magtiwala kami ng lubusan sa iyo. Dalian naman, Panginoon, talaga ang nais mo sa amin na magtiwala sa iyo ng lubusan at huwag kaming tumingin sa mga nangyayari sa paligid namin. That we will be positive and we will claim your promises of God kasi iyon lang naman talaga ang paghahawakan namin. At naniniwala kami, Panginoon, hindi ka namin nakikita pero buhay ka. Kasi gumagawa ka sa aming mga buhay. Panginoon, sa hapon po ito, hayaan niyo po na maranasan ng mga tagapakinig namin na ikaw talaga ang tunay na Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangailangan. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Salamat po, Pastora Jenny, para sa ating opening prayer. Ayan, ready na ba kayo, mga Kabuhay Metro? Kasi, yung nga, binabanggit mo, Pastora, talagang ngayon, sigurado, no? Kung i-check lang natin yung laman ng utak ng marami sa ating nagsangkatauhan, di ba? Siguradong ano yan, mga 90, kasi sabi nga ni Pastor Rainier, mga 20% lang talaga doon sa sinasabing may pananampalataya sa Diyos, ang talagang yung ano ba, yung naiintindihan, yung totoo-totoo, di ba? Iba kasi yung, yun nga, yung may relationship na totoo-totoo. Hindi na naman natin ginijudge. But, ibig ko sabihin, ang point ko is, so sigurado na 80% ngayon ng sangkatauhan, ang laman ng ating utak, worry, di ba, Pastora? So, talagang hindi natin maiwasan po yun. Kaya sabi mo nga, si Lord, andyan naman, din niya tayo pababayan at lagi tayong tatawag lang sa Kanya, di ba? Oo, siguro talagang kailangan maghigpit pa ng sinturon, Pastor. Alam mo ba, grabe yung gasolina, totoo pala yun, akala ko sa jari lang. Alam mo kanina, grabe, 78 yun. Per liter na dating 30 plus o 40 plus. Grabe ngayon. So, ibig sabihin yung 10,
10 liters ngayon, mabibili mo ng 20 liters ngayon, 10 liters lang, kaya talagang maglalakad ka. Talagang maglalakad ka, Pastora. Anyway, sige mo, go ahead po. May sabihin mo po kayo? Yeah. Actually, gustong-gusto ko na, kasi Women's Month ngayon, ano? Kasi talaga, ang ating subject ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon ay loving the unlovable. Pero nakita ko kasi na kailangan yung mga tungkol sa kababaihan. Sino ka ba? Hindi ba? Yes. At yan ang gusto kong itopic ngayon. Opo. May file ako tungkol dyan sa kababaihan at yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ah, sige po. Ang okay. Kahusayan ng mga kababaihan. Ayan, kahusayan ng mga kababaihan. So yung mga nakikinig sa ating mga kababaihan na feeling nila eh hindi sila mahusay, di ba? Parang feeling nila sila ay loser and all. Ito po, ayan, makinig kayo. Dapat abangan niyo po yung mga ituturo sa atin ni Pastora Jenny ngayong hapon. Pero sige Pastora, bago po yan, bibigyan daan muna natin yung regular segment natin sa program na Food for the Soul. Mga natatanging paalala at gabay ng May Kapal. Food for the Soul. Ang sabi po sa Psalms 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ano po yan sa Tagalog? Ito po. Para mas maunawaan natin at syempre kapag naunawaan natin ang kasunod doon dapat, kung naunawaan talaga natin, dapat kung tayo obedient kay Lord, i-apply natin ito sa ating buhay sa araw-araw. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. So ano po ba ang nire-remind sa atin ang pagkaing espiritual na ibinahagi ko po sa inyo a while ago? Yun nga po, di ba? Well, ito, nababanggit na nga po namin kanina ni Pastora na siguradong mas marami ngayon talaga ang punong-puno ng pag-aalala paano makakasurvive. Especially yung talaga namang noon nga ay pinagkakasya na yung kita, tapos may mga problema pa sa kalusugan, tapos nadadagdagan pa ng problema sa relationship and all. So marami pong troubles talaga. And syempre dahil katatapos lamang ng pandemya, marami po sa atin ang nagkaroon ng COVID, yung iba naman po nawala ng mahal sa buhay dahil po dito sa virus na ito. Pero ang sinasabi po at nire-remind sa atin ng pagkaing espiritual, andyan po si Lord. Kita po niya ang ating nararanasan. Mas makikita nga po natin siya, mas mararamdaman kapag sinasabi nga dito, close to the brokenhearted. Kasi ang gusto po ng Lord, sa Kanya tayo talaga umasa. Siya yung pag-asa. Meron siyang ginagawa sa atin. Ako po, hindi ako libre dyan. Sa mga panahon na to, may mga talagang mga pinagdadaanan. Actually, hindi naman nawawala. Pero, ayun po, nare-remind ako sa araw-araw na sa pagbabasa nga ng Biblia na Lord, alam ko naman may purpose ka ba't nangyayari ito. Lord, alam ko, inaayos mo lang yung character ko. Alam ko naman mas mararamdaman kita ngayon kapag ka ako ay mahina, kapag ka ako ay may mga mas maipapakita mo yung power. Mas makikita ko yung power mo kapag ka ako ay yan nga, broken hearted. So ang gusto ng Lord, aminin lang po natin, gusto niya maging dependent lang po tayo sa Kanya at hindi po niya tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwanan. At palagi lamang po nating, ano man ang ating circumstances na meron sa ngayon,
pasalamatan pa rin po natin. Dahil yun nga, posibleng ito ay mga pagtutuwid sa ating mga maling gawain, or posible pong ito nga ay wake-up call ng mga, kasi may mga bagay na hindi pa rin tayo nagigising. So, yun po, lahat yun ay may purpose pero at the end of the day, lagi natin tatandaan na sa tingin man natin ito ay hindi maganda, or gagamitin man ito ng enemy sa hindi maganda, akala natin it, ang Lord na siya namang powerful sa lahat, siya ang may control ng lahat, ito'y gagamitin pa rin para sa ating ikabubuti at sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan pagdating ng panahon. Ayan. Pastora, meron po kayong gustong idagdag? Yeah. Sometimes, God breaks our heart so that He will save our soul, di ba? He also teach us things which we can learn by living a normal life, no? Kasi pag normal ang buhay natin, hindi tayo matututo talaga, no? Hindi tayo matututo. Dumadating sa atin yung nag-broke yung heart natin, broken hearted tayo. So that He will make us strong and to make you realize na kailangan haharapin natin. We have to face hard situation and break it, no? Yung hard situation, we have to break it. Kailangan ma-break natin yan. Bakit? Before it breaks you. Mm-hmm. Before kailangan it breaks me. Yes, oo. Kasi, if we cannot face that hardship situation in our lives, no? Time will come, it will break you. Yun ang sisira sa atin. But we have to face the situation so we can break it. No? Kailangan mawasak natin ito sa ating buhay para hindi tayo wawasakin ito. Marami kasi sa mga tao ang nawawasak ng mga sitwasyon na mahihirap. No? Yung if you face hardship, marami sa tao ang winawasak. For example, nagkakaroon ng mentally ill, no? Di ba? Yun ang nangyayari. Yes, opo, opo. Nawawala sa hindi sarili. Hindi nakakayanan ng kanyang Hindi nakakayanan ng isip niya. Kasi, alam mo ba yung mga sinasabi ng taong grasa? Yung mga nagtalat na sa kalye. Yung iba doon, di naman talaga luko-luko. Tinatakasan lang nila yung nangyayari sa buhay nila. But we have to face it. No? Mga tagapakinig at mga tagapanood natin sa FB. Kailangan haharapin natin yan so that we can break it. Kasi before it breaks you, unahan natin sila. And how can we break it? Through the Word of God. Kasi ang sabi nga sa Ephesians chapter 6 ay putting all the armor of God, di ba? All armor of God. Breastplate of righteousness, salvation, etc. At ang huli sa lahat ay yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun lang ang panlaban natin eh. Lahat yan pandepensa. Pero yung sword of the Spirit, which is the Word of God, yun lang ang ating panglaban sa mga dumadating sa atin na ma-broke yung heart natin. We are really pressed. We are really crushed. Pero never be defeated, no? Pwede tayong ma-knock out, pero hindi ma-knock down. Magkaiba kasi yung knockout sa knockdown. Eh. Pag knockout, pwede pang tumayo. Pag knockdown, wala na talaga. Opo. So, bago tayo ma-knockdown, we have to break all the hard situation in our lives before we are break. Tayo mismo ang mawawasa. Kaya ang panlaban lang natin ay Word of God, which is the sword of the Spirit. Yeah. Ayun, okay. So, panalangin po namin ni Pastora Jenny. Marami sa inyo ang na-encourage ngayon pong hapon na to. Huwag niyo pong isipin na kayo lamang ang nandyan sa situation na yan, kung ano man yung situation na pinagdadaanan niyo sa ngayon. Lahat po tayo. Pastora meron, ako meron din. Pero, wala po tayong dapat panghawakan, kundi ang promise ng Panginoon. Na hindi niya tayo iniiwan, hindi niya po tayo pinababayaan. At He is always working. Basta hindi tayo nagtatrabaho, si Lord nagtatrabaho yan. Kaya ibigay lang po natin sa Kanya. At yun, sabi nga ni Pastora, nako, pag hindi natin na pigilan yung pag-aalala, nako, siya, abangan na natin kayo dyan sa sa kalsada.
na ganun-ganun. No, we're not judging. Kasi ang gusto lang nating point dito is, siyempre ayaw natin ang ganung situation at na nahahabag tayo sa mga tao na ganun ang nangyari. Kaya, alam naman natin kung paano lalabanan yun eh. Talagang, kumapit lang tayo sa salita ng Panginoon. At definitely, magiging successful pa rin tayo laban dun sa anumang ating nadadaanan sa ngayon. Okay? Sige po, sa aming 2:30 na, Pastora, sa ating pagbabalik, bibigyan lang natin muna ang ilang mga balita at ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, Pastora, syempre, yun nga, shift muna tayo sa ibang topic. Sabi mo nga, ang gusto mong i-topic ngayon dahil Women's Month ay babae. Ano ka ba? Tama ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Tawa ka lang ba ng tawa? Or meron kang, ano, may value? Of course, you have. Diba? Sige po, babalik kami ni Pastora Jenny. Makalipas lamang po ilang paalala. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Pamilya'y pundasyon ng lipunan. Ang tahanan, ang ating unang paaralan. At ang mga magulang ay silang huwaran. Ngayon, ating pakinggan si Jennifer Mia sa mga payo sa masayang pagpapamilya. Nagbabalik po ang programang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa halip na Alta Presyon Buhay Metro. Tuesday edition tayo ngayon at ang ating tema, Buhay Metro Pamilya pa rin edition. Kasama natin si Pastora Jenny Mia at sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, focus tayo sa kwentuhan para sa kababaihan. Ayan, Pastora Jenny, go ahead po. Pwede pala mag-shift tayo, no? Yung ating topic ay loving the unlovable, pero dahil nga Women's Month ay tatalakayin natin ngayon ang kahusayan ng mga babae. Mm-hmm. At ito ay makikita natin sa Proverbs 31 na sabi dito, a woman of noble character who can find, that is in Proverbs 31:10. Mm-hmm. Pagka tinanong mo yung word na noble, pag nakita mo, ang synonyms nun ay having or showing fine personal qualities or high moral principles and ideals. Mm-hmm. Righteous, virtuous, good, honorable, upright, decent, worthy, moral, ethical, reputable. Grabe, no? Pag sinabi mo lang noble ay ibang klase, no? Showing fine personal qualities. Mm-hmm. Yan daw ang mga babae. High in moral principles. High in moral principle. Okay. Yes, oh, yan yung a woman of noble character, no? Mm-hmm. Kasi ang bawat babae, every woman is unique. Yes. And equipped, no? Uniquely equipped as the comforter. Tayo daw ang taga-comfort, no? The nourisher and the spiritual guide. The challenger, the one who confronts and the one who sets boundaries. Grabe, no? Yan ang babae. Mm-hmm. Sabi daw, ang mga babae daw yung nagko-comfort. Kaya pala, no? Oo, sa mga kalalaki. Nagko-comfort sa mga kalalaki. Oo, oh. Pero alam mo, sinabi yan ni Pastor sa akin mm-hmm. noon. Sabi niya, hindi ko kaya pag nauna kang nawala. Kaya inunahan ako. Ay, ganun po, sinabi niya po yun. Sinasabi niya sa akin yan. Mm-hmm. Tapos sabi niya, tayo daw mga babae, nourisher. Mm-hmm. Nourisher tayo ng asawa natin, spiritual guiding tayo, challenger. Yung challenger kasi lagi tayo yung taga ano sa kanila, taga-tulak na kaya mo yan, kaya mo yan. Kasi ang mga kalalakihan talaga ay kailangan ng support. Mamaya makikita natin no, pag natapos natin ito. Kasi pag tinignan mo, ang woman at saka man brain cells, no? Men also have approximately 6.5 times more gray matter in the brain than women. But before the heads of all the men out there start to swell, listen to this, ha? Women have about 10 times more white matter than men do. 10 times. Mm-hmm. This difference may account for differences in how men and women think. Kung paano mag-isip daw ang babae at saka ang lalaki. Men seem to think with gray matter, which is full of active neurons, ang mga kalalakihan. Mm-hmm.
Women think with the white matter, which consists of more connections between the neurons. Active ang mga neurons ng kalalakihan, pero ang mga babae ay maraming connection between the neurons, no? Napansin mo? Okay. Pagka nagdi-decision ng lalaki, nag-iisip pa, ang tagal talaga. Yes. Ang babae, mabilis kasi marami tayong connection. Mas marami tayong brain cells, no? Uh-huh. Ito ay sa aking research din. In this way, a woman's brain is a bit more complicated in setup. But those connections may allow a woman's brain to work faster than a man's brain. Ulitin ko, ha? Those connections may allow a woman's brain to work faster than a man's brain. Alam niyo na. At saka ang mga lalaki ay concentrated lang sa isa. For example, nanonood ng TV. Huwag mong storbohin yan. Kasi doon lang sila nakakonsentrate. One at a time. Ang babae kasi multitasking eh. Diba? Ang babae ay pwedeng naglalaba. Marites, Marisol. Nagda-drive pero nagme-makeup. Di ba ako narinig, Pastora? Diba? Oo, narinig ko yan. Joke lang. Siyempre hindi yon, ha? Ang mga babae kasi kahit nagda-drive, pwede mag-makeup. Ah, yeah. Ginawa ko yun. Pwede rin kumain. Oo, di ba? Yes, kumakain, yes. Nagme-makeup, nagda-drive yun, ha? Yes, yes. Pwedeng naglalaba, nagluluto, nag-aalaga ng bata, yes. Naglilinis ng bahay. Mm-mm. Kaya natin yun. Because women are multitasking, no? Ang kababaihan ay multitasking. Kaya nga, sa Bible, pag dinignan mo, ang babae, ang tawag sa kanila, it describe us as Iser Kenegdo. Ano po? It's a Hebrew word. Iser Kenegdo. E-Z-E-R and Kenegdo, K-E-N-E-G-D-O. That is a Hebrew word. Yung Iser, ang ibig sabihin ay helpmate. Mm-hmm. Ang Kenegdo ay suitable. Mm-hmm. So, ang babae pala talaga ay helpmate ng lalaki. Mm-hmm. Katuwang. Hindi katulong, ha? Katuwang. Katuwang. Katuwang talaga. Okay. At suitable. Pag sinabing suitable ay swak na swak. Opo. No? Napansin nyo, ang mga babae, ang huling nila lang after Adam. Mm-hmm. Diba? After Adam. At ang babae ay galing sa lalaki. Mm-hmm. Doon sa rib ni Adam. Kaya tayong mga babae, as Iser Kenegdo, we are the framework. Tayong framework, no? Sabi nila, kaya daw tayo nila lang na malapit doon sa puso daw, yung ribs, di ba? Mm-hmm. So that is sa ibang teaching yon. But mm-hmm. for me, kaya tayo sa rib nilagay. So listen carefully, Aida, no? Because we protect their strength surround or safety net. Tayo mga babae ang safety net ng mga asawa natin. Mm-hmm. Tayo ang nagpo-protect sa kanila. Kaya ang mga babae dapat ay makita nila na ang kanilang mga asawa ay protektado nyo. Huwag nyo sisiraan ng asawa ninyo. Huwag nyo sasabihin, ay naku yung asawa ko. Matugan talaga yan eh. Wala kang mapapakinabang nyo sa asawa ko. Always remember that we are the protector of our husband. Tayo nagpo-protect sa ating mga asawa. Kung ikaw naman ay may tatay, protektahan mo ang tatay mo. Kahit na meron siyang weakness, you have to protect your father. Kasi tayo ay protector ng ating mga kalalakihan. Kaya nga pag pinasa mo ang Proverbs 31, ang mga babae naglalagay sa pedestal sa lalaki. Mm-hmm. Pag binasa mo yun, kaya wag nating sasabihin na, ay naku, yung asawa ko, ay sorry po ha, doon sa mga nakakarinig, no? Naku, yung asawa ko, ano yan eh, bobo yan eh. Lagi nating iisipin, ikaw ang pumili niyan. So, kung ikaw ang pumili niyan, ibig sabihin, sorry po sa word ha, mas bobo ka kasi ikaw ang pumili. Kaya dapat, pinoproteksyahan natin ang ating asawa o tatay natin kung meron man tayong mga nandoon sa ating pamilya. Naku ha, sorry po talaga ha, baka po kasi naririnig niyo yan. Pero ngayon, this is a time for a change. Magkaroon tayo ng pagbabago sa buhay natin that we have to protect our father, we have to protect our husband. No, doon po sa kanilang mga kahinaan because tayo po mga babae ay nilalang ng Diyos to be a protector. Maging protector nila tayo. At kaya nga minsan yung mga babae ay na
na nasasaktan, lalo na kapag ka po masyadong nager, kasi hindi po yun ang kailangan ng mga asawa natin. Ang kailangan po nila ay tayo po ang nag-challenge sa kanila, no? Nagpo-push sa kanila na ano. Madalas si patotoo yan ni Pastor Renian, di ba, Aida? Masyado siya mahihiyain noon, masyado siya talagang sobrang timid, ayaw niya makipag-usap. Mm-mm. Kaya napagkakamali siya ng suplado. Mm-mm. Pero sabi ko sa kanya, you are the man of the house, you are the leader of the house, you have to stand on your post, no? As the man of the house. So kailangan ikaw yung haharap talaga, hindi ako. Kasi alam naman tayo mga babae, very strong ang personality. Katulad mo, Aida, very strong ang personality. Eh, nalaki yata ako. Kaya pag hindi tayo nagtigil sa ating mga sarili, eh talagang ang mga lalaki ma-under natin. Kaya mga babae, alam nyo, kahit na matalino ka pa, kahit ano pa yung katangian mo, we have to support men. You know, yung sa buhay natin, yung mga tatay natin, yung asawa natin, o kuya natin, we have to protect them. Kasi tayo yung protector talaga. Kaya tingnan nyo, isang example ka dyan, Aida, yung sa chess, di ba, king at saka queen. Chess. Ang queen, kahit anong moves, di ba? Ang queen. Mm-mm. Pwedeng letter L, pwedeng derecho, pwedeng... Dama lang alam ko, pastore. Oo, oh, yan. Ang king, ang king, ang move lang niya pa isa-isa. Mm-hmm. Sinong katabi ng king? Mm-hmm. Di ba, ang queen sa chess. Kaya pag may kakain, pag mamamati ang king, hinaharangan ng queen. Ayos. Diba? Yan yung protector. Oo, diba? Ganun yun, haharangan ng queen yan. Kaya ang move ng queen kahit saan. Mm-hmm. Kasi pinoprotektahan niya ang king. Oh. Mm-hmm. Ang king kasi isa-isa lang ang move. Kaya nasa ating mga queen ang proteksyon ng king. So, pastor, yun ang ano. Opo, yes. Ang dami nating naririnig na hindi ginagawa ng babae 'yun sa kanilang asawa. So talagang napakalaki pala nung kanilang pagkukulang, no? At napakalaki, yes, nung kamalian na dapat maitama, ano? Kasi marami tayong nalalaman kwento, 'di ba po, na hindi ganoon ang sitwasyon, no? At sa halip nga, mm-hmm, sabi mo, 'yun pa ang nagbabagsak doon sa asawa nila, ang lalaki. Yes, oo, totoo 'yan. Kaya pero dahil nga, alam mo ba na nasana sa Genesis, yung isa sa curse sa ating mga babae ay to control our husband. One of the curses to control our husband. So yun, ko-control. So kinakailangan talaga magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo para yung mawala sa atin yung curse na iko-control natin ng husband natin. Mm-hmm. O iko-control natin ang men sa under, atin. Yung ia-under. Yes, yun, so, oh, mm-hmm, to control our husband. So, yun yun, no? Kaya, ako talaga, personally, hiniling ko sa Diyos na magkaroon ako ng self-control or anything na gusto kong, parang gusto ko ito mangyari. Talagang, humingi ako sa Diyos ng lakas. Kasi nga, you know, alam mo naman, kitang-kita naman yung personality ko, very strong. Mm-hmm. Pero, sa pagsasama namin ni Pastor, talagang siya ang man of the house. Kaya ganun lang siya igalang ng aking mga anak. At maging sa church, no? Ganun siya igalang. Kasi yun talagang hiniling ko sa Diyos na i-control ako. Kasi nga, dahil nga doon sa very strong personality ko, baka makabitiw ako. Mm. Oo. I remember nun pagka isineset ko kayo na appointment or something, ang lagi mo sabihin alamin muna natin kay Pastor or kakausapin mo muna si Pastor. Samantalang pwedeng nakikita ko naman na kung papaano si Pastor yung relationship niya, pwedeng mo naman siyang diktahan na sabihin, bukas ano tayo dito tayo. pero hindi. Ang napansin ko doon, sige, tatanungin natin si Pastor. Yun ang nakita ko po. Mm-hmm. Yun ang lagi kong ginagawa talaga na hindi ako sumasagot ng mga appointments niya na hindi siya tinatanong. Depende sa kanya. Kaya, ma'am, may pupuntahan kami. Pag sinabi niyo, huwag na tayong tumuloy, sasabihin ko lang, alam mo, Aida, okay. Ganun lang ako. Okay. Hindi sabihin, ganito, ang tagal natin, ang ganda.
Oo, totoo yan. Hindi ba? Okay. Tapos, halimbawa, nagkamali ng liko. Mm-mm. Sabi ko naman sa iyo, dito ka lumikom. Kami, pag nagkamali si Pastor, sasabihin ko lang, eh di mag-field trip. naiwan ang ano. Anyway, those are the days. Those are the days. And na-witness ko po talaga yon na talagang, na, although nakita ko nga na strong ang personality nyo, eh hindi ko talaga nakitaan na yung ano, ginawa nyo yun kay Pastor Rainier. Na ano? Hindi ko talaga ginawa. Kahit sa radio, makikita naman ng iba na pag nagsasalita si Pastor, inayaan ko lang siya talaga na magsalita siya. Pagka sinabi lang niya na, may kaming mga sign kasi eh. Mm-mm. Pag din sa kamay, pagka gumanon siya, ibig sabihin ako na, it's my turn. Kasi for several years, no, wala kaming sapawa na dalawa pagka yung nandyan kami sa radio. Mm-mm. Kasi may sign language kami kung ako magsasalita o siya. Ganun, yun ang usapan namin dalawa. Kasi nga, tayo mga babae, may tendency talaga eh, dahil mabilis tayo mag-desisyon. Overpower. Mabilis tayo. Oo, ma-overpower natin ng mga asawa natin. Yun ang medyo talagang aware ako dyan. Mm-hmm. You know, you never know how strong you are until being strong is the only choice you have. No? Hindi mo malalaman na strong ka, maliban na lang na alamin mo sa sarili mo, talagang kailangan mo maging strong kasi yun lang ang choice mo, mga kababaihan. Kaya wag mong sasabihin na ikaw ay kawawa, ikaw ay under na asawa mo. Hindi po. Actually, sa Bible nakalagay, hindi lang submit. Ibig sabihin, support your husband. No? Yun yun. Sabi nga, maging strong, sabi nga, merong isang quotation eh, I'm a strong woman, even with tears falling down in my wet cheek, I can still say those two words, I'm fine. Di ba? Tama naman. Kahit na umiiyak tayo, sasabihin mo, oh, kumusta ka na? I'm fine. Hindi ba? Kahit umiiyak tayo, kahit na ang dami natin problema, pero makakapagsalita pa rin tayo ngayon, Aida na, I'm fine. Di ba? Mm-hmm. Babae lang may ganyan, masalita. Di ba? Ngayon, maski tanungin ka, oh, kumusta ka na, Aida? Ano sasagot mo sa akin? I'm fine. I'm fine. Pero may pinagdadaanan ka. Oh, yes. Di ba? Always better than yesterday. Yes, oo. Sabi nga, a strong person is not the one who doesn't cry. A strong person is the one who cries and shed tears for a moment, then gets up and fight again. Yan ang babae. Umiiyak, papahirin ang iyak, tatayo, at laban uli. Yun ang totoong strong woman. Iiyak, papahirin ang iyak, tatayo, at sasabihin, we have to fight again. You know, women are talented, di ba? So, Proverbs 31, pag binasa mo yung the whole chapter ng Proverbs 31, okay. Alam mo ba ang babae doon ay businesswoman, dressmaker, politician, farmer, counselor, educator? Grabe, no? Ito nga po, she is like the merchant ships bringing her food from afar. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. Mm-hmm. She considers a field and buys it out of her earnings. Diba? She plants a vineyard. Dami pa. And tapos, ang sabi doon ay bumubukas sa kanyang mga bibig, di ba, na magaganda, counselor. And she educate her children. Siya ang nagbibigay ng edukasyon. Like Jose Rizal, di ba, ang unang teacher niya, sino? Nanay niya. Si Jose Rizal. So nakita natin talaga ang mga babae ay talented. Mm-hmm. No? Kahit na tayo, kahit may edad na tayo, Aida, kahit paano, teki tayo. No? Nakakapindot-pindot pa tayo ng mga ano. Konti-konti. Oo, desktop, yan, iPad, yan. Mm-hmm. Mga babae kahit na may konting kahulihan ng konti doon sa mga milenya. And women are, sabi ko nga, madiskarte, creative. Very creative ang mga babae. Kasi parang, kung wala kang pera ngayon, bukas meron na. Alam mo na kung anong gagawin mo eh. Creative ang mga babae. Madiskarte. Kaya mga kababaihan out there, tandaan mo, madiskarte ka, talented ka. Ikaw ay nilalang ng Diyos na unique.
No? Bawat isa, huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Sabi nga, pag i-compare mo daw ang sarili mo sa iba, ikaw na pinakakawawang tao. Never, never compare yourself to others. Kasi iba-iba ang pagkagawa ng Diyos sa atin. We are created by God uniquely. So iba-iba, no? Yung uniqueness natin bilang isang babae. Madiscarded daw ang mga babae. Ito nakakatuwa, sabi ni William Golding. Ito yung sabi niya. Matatawa ka lang dito, Aida. Pakinggan mo mabuti. I think women are foolish to pretend they are equal to men. They are far superior and always have been. Whatever you give a woman, she will make greater. If you give them her sperm, she will give you a baby. Ayos. Okay. Sabi ni William Golding. No? If you give her house, she will give you a home. If you give her groceries, she will give you a meal. If you give her a smile, she will give you her heart. She multiplies and enlarges what is given to her. So, if you give her any crop, be ready to receive a ton of shit. Yes. Men are the giver and women are the receiver. But every time the women receive something from men, it will flourish, it will increase. Kaya ang ganda, no? Pag ang babae, binigyan mo ng 10,000 pesos, after a year, 100,000 na yun. Kasi ganun ang mga babae. Kaya pag binigyan mo siya, napapalago niya. Yun daw ang babae. Pang-apat, women are relational. Bakit? Unang-una, willing to sacrifice everything. No? Yung pain, di ba? Tinan mo nanganganak. Sino nanganganak, Aida? Tayo mga babae. Kasi nga, Apo. Pagdating sa pain, masyado tayong nakakatol. Kaya natin ma-endure. Yan, natotolerate natin yung pain, ano? Kahit anong sakit, ano? Kahit anong sakit. May napanood ako isang video sa YouTube. Yung nililabor, nilagay nila doon sa tiyan ng lalaki. Sa tiyan ng lalaki, yung habang tumitindi yung labor time nila. So, yun yung ini-increase nila. Tawa ko ng tawa kasi yung isang lalaki talagang nagsisisigaw na. Tapos sabi niya, hindi niya kaya. Then alam niyo, after ano, after nung ginawa nilang experiment na yan, sabi nila, they will love more their wives. Their wives. Talo nilang mamahalin ito ng mga asawa kasi biro mo, ano pa lang yun, ha? Labor pa lang yun, hindi pa katotohanan yun. Para nilagyan lang sila ng yung katulad ng pain na nararanasan ng mga babae. Isipin mo, Aida, ilan ang anak mo? Na. Dalawa. Kung totoo na. Dalawa. Apo. Oo, dalawa ang anak mo. Dalawang beses na ganun katindi ang pain. Ako, lima. Apo, oo. Grabe yun, no? So, ang mga babae, willing to sacrifice everything, no? Even their personal needs. Yung bang, di ba, mga, oh, makaka-relate kayo, mga kababaihan. Bibilin mo na lang para sa sarili mo. Sabi, ay, kailangan ng anak ko to. Yeah. Ay, kailangan ng asawa ko to, saka na ako. Even their, your personal needs. Because you are, women are very relational, no? Ayun, opo. Naku, ano pa, willing to sacrifice everything, yes. Oh. Opo. Naku, sarap ng kwentuhan natin. Kaya lang, 1 minute na lang po para sa ating, ano. Ah, yeah, opo. Sige. Ang opo, pwede naman, natin, ituloy pa sa tuloy natin. Apo, apo. Tuloy natin. Kasi okay. March pa naman yun eh. By next, ano, March 16? Ah, no. 23. No. Ah, 22. Sige po. 22. Ready pa. Sige po. Oo. Para sa mga kababaihan, alam nyo, magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ginawang babae. Sapagkat ang pagkaan na lang sa atin ng Diyos ay napaka-special. Kasi kaya nga, napansin nyo, ang laging pangalan ay Mother. Mother Earth. Puro Mother, no? Mm-mm. Bakit? Kasi alam ng Diyos na tayo ang giver, tayo yung receiver. Mm-hmm. Pag tayo na tumanggap, napapalago natin. Mga kababaihan, magpasalamat ka dahil ikaw isang babae na nilalang ng Diyos na unique, talented, at multitasking, nasa inayata lahat, willing to sacrifice everything and you are relational. You are blessed to be a woman. A woman who fears God. Salamat sa Diyos dahil ikaw ay naging babae. Happy Women's Month, no?
Pagpalain tayo ng Panginoon, lagi nating tatandaan, there's always hope in the world. Lagi may pag-asa sa salita ng Diyos. Ito si Pastora Jane, nagsasabi sa inyo, manigaya ako dahil babae ako, mabuhay ang kababaihan. Amen, amen, Pastora. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman, karunungan para sa aming mga kababaihan o sa ating mga kababaihan. Salamat din sa ating nakaagapay mula sa newsroom, social media, ating co-pilot si Jeric B. Siyempre, salamat din sa mga taga-engineering, transmitter, mga nakinig po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga OFW sa nagkalat po all over the world. Juday, Rashid, Abby, Mara, si Kim, si Jello, si Isha at si May. Salamat sa inyong lahat. Susunod na po si Slolly Acosta sa kanyang programang Sulong na Bayan. Antabayanan niyo po siya. Ako po si Aida Gonzalez sa ngalan ni Pastora Jenny Mia. Marami po salamat. Magandang hapon. To God be the glory. Happy Women's Month! Bye! Bye, Pastora! See you next Tuesday! Buhay Metro!